Magandang araw, mga ka-San Marino. By the way, Francis nga pala, mga hindi pa nakakakilala sa akin. So, please subscribe and click the bell and please share para mag-grow pa yung channel natin. And this day, naisipan ko nang gawin to kasi galing kami sa mahabang biyahe, 30 hours. Kasi mamaya dikit na naman kami, so nakapahinga na ako. Magbibigay ako ng tips para sa mga baguhang magbabarko, kadete or galing na inter-island na mag-a-abroad. So international na siya. Or maybe yung una kong tips, pwede rin siyang gawin ng mga mag-land base. So ang una ko, documents. Bakit documents? Kasi diba sa uling araw nyo, pag narin kayo ng opisina, binibigay na lahat yung documents nyo doon. So, check nyo mabuti kung tama ba lahat ng binigay na documents, walang kulang. Yung e-ticket, check nyo na mabuti kung tama yung pangalan nyo or other things na kailangan sa airport. Sinasabi naman nila yan. Check nyo yung passport number nyo kung may nakalagay doon. Kung tama, kasi para hindi kayo magka-problema. And kung may kasama kayo, kunin nyo yung number nila para makontakt nyo, matanong nyo pag uwi nyo ng bahay, ano ba yung mga kailangan pa na dalahin, kung saan ba yung barko, sa taglamig ba o taginit, para may idea na kayo. And kung papunta ng airport, dapat 4 hours before andun na kayo para hindi kayo malate, or kung may problema man sa inyong documents na kailangan dun, makapag advice kayo agad sa opisina nyo. Napaka-importante nyan para hindi kayo ma-delay or baka mamaya hindi pa kayo makaalis. Ang ginagawa ko pa, kung ano lang kailangan sa airport, may body bag ako. Yung ganito, yung maliit lang na kasya yung passport and seaman's book, tapos yung ibang documents na kailangan. Para yung ibang papers mo, nasa backpack mo lang, hindi ka hugot na hugot, so hindi ka hugot na hugot, so hindi ka hugot na hugot, so hindi mawala. And wag na wag kayong maglalagay ng pornographic sa cellphone nyo or sa laptop nyo. And pirated copy, tanggalin nyo na yan. Baka makulong pa kayo, sira pang pangarap nyo. And mga sharp object, alisin nyo sa mga hand carry nyo, lagay nyo sa bagahe kung meron kayong dala. Or, mas maganda, iwasan nyo na lang kung may iwasan nyo. So, dun sa unang documents na number one tip ko, pwede rin siyang ma-advise sa mga land base na mag-a-abroad. And siguro itong pangalawa, pwede rin. Ang pangalawa ko is personal things nyo na dadalhin. Ako, gumagawa ako ng checklist para hindi ko nakakalimutan ano na ba yung nasa loob ng bagahe. So, tinitikan ko yan kung ano na yung nailagay ko. So, dun sa mga kadete o baguhan, yung personal hygiene na gagamitin nyo, yung mga shampoo, deodorant, o other things, ginagawa ko nyan pang 9 months na yan. Kasi minsan sa barko, wala silang tinitinda na gusto mo na brand. So, ngayon kasi dito sa amin, tinalis na yun eh. Kasi nga minsan, hindi nyo gusto, hindi nabibil, na-expired lang. Kaya ina-advise talaga, magdal na lang pang 9 months. Para hindi ka mahirapan. Kung maubusan ka, na ayaw mo naman ng brand. So, ang hirap. Ang sinunod ko, number 3, is attitude. So, napaka-importante ng attitude sa barko. So, mahirap yung mayabang o masyadong matalino. Kailangan, dagdagan nyo rin, dalhan nyo ng, kung may dala kayong 10 sakong pasinsya, dagdagan nyo. I-times 5 nyo yan. O, kung ilang sako ang kaya nyo dalhin na, maximum dalhin nyo na. Kasi, ikaw yung laging sa mga kadete o baguhan, minsan, ikaw lagi yung makikita nila, ikaw lagi yung uutusan, ikaw lagi yung minsan, bibiruin. So, pagpasinsyahan mo na lang lahat naman dumaan sa ganyan. And, huwag kang masyadong magaling o matalino kasi maraming maaasar sa'yo. Di bal nang wala kang alam, maraming matutuwa sa'yo, tutulungan ka pa.
Kaya dapat habaan mo, pasensya mo talaga dyan. And unang-una, igalang mo rin yung mga senior mo. Kasi ang hirap sa barko, wala kang ibang makakausap kung may kaaway ka dyan. Kailangan friendly tayo. Napaka-importante yan. Ang pang-apat ko, health. Kasi napaka-importante niyan. Kailangan hindi lang tayo physically fit, mentally fit din tayo. Mayroon namang gym sa ibang barko, sa iba wala. So kung wala, gawa ka na lang, jogging ka sa labas, exercise ka sa kabina. Kailangan fit lagi tayo kasi tapos ng kontrata mo, kailangan pag medical mo, pasado ka na kagad. Wala kang sabit kasi wala magkaroon ka ng sabit dyan sa pinagmimitikalan mo, tinitingnan nila yung previous mo. So baka mamaya, yun na naman yung sabit mo, may inis ka lang, gagastos ka pa, mahirapan ka pa, balik-balik ka pa. And makipag-socialize ka sa mga tao para mentally fit ka. Yan, andyan katuwaan. Minsan may inom dyan, pero sapat lang. So kasi nga, sa health, iwasan mo rin uminom ng madami. Ako kasi, hindi na ako umiinom. Tinigil ko na yan. Tapos, sa smoking room hindi ako masyadong nag-i-stay kasi nga yung usok, so nasisinghot mo yun kung hindi ka smoker. Napakasama sa katawan yan. And magdasal tayo para sa Panginoon kasi siya yung andyan lagi para sa atin. And next ko, number 5, magtipid. Kasi kung kadete ka, ang sahod mo apakababa. So inabot ko $235 yung sahod ko nun, kadete ako, pero $45 lang yung onboard ko. So ang liit niyan, lalo na kung mag-i-exam ka pagkatapos ng kontrata mo, kailangan mag-ipon ka. Minsan may short leave nga labasan pag nasa Puerto para makapag-relax ka. So may sama ka lang sa kanila and pili ka rin saan ka sasama. Yung iba naman, nililibre ka, kakain, hindi ka nagagastos. O, may mga mababait naman na manlilibre sa'yo. Kasi kadete ka, naintindihan namin yan. Pero, iwasan mo talagang bilhin muna kung ano yung gusto mong mga luho, mga tikis, mga bagong cellphone, ganyan. Mabibili mo rin yan sunod na kontrata mo. Pero hanggang kadete ka, magtipid ka muna, mag-ipon ka. Kailangan mong magtipid pa, isa sa dahilan, dahil pagkatapos ng kontrata mo, mayroon kang mga requirements na kukunin para sa susunod na rank mo na mga training. Buti kung mura lang yan, kaso mamahal. At hindi mo rin alam kung hanggang ilang buwan ang bakasyon mo. Kaya ang hirap nang wala kang naipon pag-uwi ng barko. Yan yung isang mga dahilan kung bakit pinaglalaanan ng mga seaman yung pagbabakasyon, dahil nandyan ang training mo, lalo na kung nasa Manila ka, ang mahal ng bilihin. So, hanap ka pa ng titerahan mo dyan. Siguro, dun sa lima na yun na tips ko, medyo may natutunan naman kayo dyan. Kung mayroon pa akong hindi nasabi or i-correct nyo na lang or additional, mag-comment kayo down para malaman ko rin. Hanggang dito na lang, subscribe and click the bell and share para tuloy-tuloy yung paglago ng channel natin, and tuloy-tuloy din yung pagbibigay natin ng mga information doon sa mga baguhan pa lang na magbabarko. Okay, hanggang dito na lang ulit. Papahinga muna tayo kasi mamaya arrival na naman. God bless.